siya si Gabisera, nagmula sa Negros Occidental. Layunin niya'y tumulong sa mga kasikap, samahan niyo ako ngayong umaga dahil susunduin natin yung apo ni Tatay Juicing at kanyang anak at yung ina po. Kung matatandaan nyo, siya po yung hinatid ko sa ospital nung nakaraang araw. So, nakakalungkot man, pero wala na po. Binawian na ng buhay yung baby. Oo. Bali, tatlong araw lang siya dito sa mundo. Tapos binawian na ng buhay. Dahil yun nga, medyo maliit yung baby at ayaw dumedik sa ina. At hindi naman siya kulang sa buwan. Yun nga lang, parang walang sustansya yung baby, payat at sobrang liit. So dahil tumawag sa akin kagabi, namatay daw yung anak nila. Walang ibang masakyan kundi pasundo na lang ng motor dahil yung ibang sasakyan ayaw magpasakay ng patay. Dapat kagabi pa yon, pagod po akong mga kasikap maghapon. Sabi ko, baka ngayong umaga pwede. So ngayon, pupuntahan natin. Mula po doon sa barangay namin, papuntang San Carlos, babiyahe ako ng isang oras. Oo, isang oras. So kaya din ng 40 minutes, depende sa bilis ng takbo. Sa Calatrava pa lang ako ngayon. Kitakis mga kasikap pag nasa San Carlos na ako. Let's go po. Sikap, ito na yung way papuntang San Carlos. Oo, Calatrava to. Babiyahe pa ako ng 20 minutes papunta doon. Ayan. Ano po ito? Gilid ng dagat. Ayan, ayan. Punta dyan. Gilid ng dagat yan. Mga kasikap, andito na tayo sa San Carlos. Ayan.
At may ginagawang daan dito sa kabila, kaya itong dinadaanan ko ngayon, two-way to San Carlos Doctor's Hospital. Ito private yata ito mga kasikap. Doon kasi sa bandang unahan yung public. Oo. Ayan. Tapos dito mga kasikap, ayan, meron silang City Mall. Ayan, City Mall, mga tindahan ng sasakyan, McDo, meron din. So, develop na itong San Carlos City mga kasikap. Oo, ang daming establishment. Dito, kakanan ako dito. Ayan, eh no, McDo oh. Tapos yun doon, may City Mall, merong Inasal, Jollibee, Chowkings sa loob. Ayan, dito pasok, dito yung hospital. Ayan oh. Dito tayo, kanan. Ayan. Parang bagong hospital to mga kasikap eh. Andun siya sa pinakadulo. O, malaking hospital. Ito, parang ito yung pinaka-plaza nila. Ayan, ng San Carlos. Alam, di ko lang alam kung ano to dito. Ayan. Ganda. Ayan, dahil magpipiesta sila, meron silang periyahan. Ayan o, periyahan. Ayan. Kanan tayo ulit dito. Hospital mga kasikap. Ayan. Tahimik. Parking muna tayo dito at hanapin natin sila. So mga kasikap, nagkasalisyan. Andun na pala sila sa Calatrava. Ang usapan namin, dito magkikita. Hintayin ako dito. Sumakay pala, papuntang Calatrava. So, pumunta ako dito. Wala na sila. So, balik tayo ulit ng Calatrava mga kasikap. O, di kasi sila nagsabi agad na sumakay pala sila, papunta dun. O, dumiretso ako dito dahil dito yung usapan. Sige, okay lang. Tara, balik tayo ng Calatrava mga kasikap. Pabiyahe tayo ng 20 minutes. Pupunta doon. Ayan. Ay, nako. Sa Negros Occidental, layunin niya'y tumulong sa mga nahihirapan. Karamihan kasi sa atin sang kahig isang tuka, ramdam niya yung kahirapan dahil dun siya nagmula. Dating OFW na nakipagsapalaran, ngunit dahil sa pandemya naisip niyang balikan yung kababayan niyang naiwan. Mga kasikap, andito na tayo ulit sa Calatrava. At nasa cruising daw sila, hanapin natin. Oo. Tapos nag-chat sa akin yung asawa ng pinsan ko. Pasundo daw pala sila ng canter o parang service ng barangay namin. O kung nilinaw niya kanina umaga, hindi na sana ako sumundo. Dahil may kausap na pala silang canter, pinasundo niya pa ako doon sa San Carlos. Tapos wala pala siya doon. Sumakay sila ng sasakyan, nung pahatid dito.
So medyo magulo lang mga kasikap. Pero okay lang dahil nga may patay naman sila. Intindihin na lang natin. So andito daw sa cruising. Ito, tatraba na ito mga kasikap. Oh, namalagay kanter. Kisa may nagpasugan sa kanter. Si Josing? Ha? Ah, nagpasugan siya sa kanter. Gira na lang sakay. Mainita na, mabugat na, bagong panganak. Gira na lang sakay. Kisa may nikuha kanter sir sa barangay. Josing? Ah, okay. Diyan na lang sila pasakya. Kay ganiha, naging man silang pasugat sa motor. Gisugat na ako sila San Carlos. Unya, wala na sila dito. Nisakay dahil sila drift, patubang. Yan naman ko ni Canter. Diyan na lang masakay kay Landong. Musunod lang ko ninyo kay Napakay Agion. Ha, diyan na lang masakay. Asa ang bata? Ana dia. Ah, sige, sige. Si Josing, asa? Sige, sige, isakay na lang ako. Sikat. Nagkalituhan si Tatay Josing pala. Kumuha ng service. Pinasundo ng barangay. At doon ko na lang pasakayan sila. Nung bata. So, kawawa naman. 3 days lang po yung bata. Oh. Namatay agad. Di kinaya. Dahil dinextros. Maraming tusok. Mas binyahe pa. Kung may pera lang sana, kung maagapan sa private hospital, buhay pa siguro yung bata, mga sikap. O wala tayong magawa dahil yun yung kalooban ng Panginoon. So biyahin na rin kami ulit, pauwi ng barangay namin. Sunod na lang ako sa service nila. So, pauwi na kami mga kasikap. Angkas ko si Tatay Josing at yung mag-asawa at yung baby, andun po nakasakay sa service po sa aming barangay. Ayan po, thank you po sa aming kapitan dahil nag-effort talaga siya na ipasundo at lumapit nga ito si Tatay Josing dun. So, ayan po, andyan po nakasakay yung baby. Ha? Oh, mauna. Mauna. So, convoy lang tayo dyan mga kasikap. Mapagod di na bale basta. Makatulong ako nang walang kapalit. Lalong lalo sa mahirap di pong lagi pang gipit. Pagulong na bukal sa puso. Isang kaibigan na malalapitan mo, na handang pumulong sa'yo, na importante. So, biyahin na naman tayo ng 30 minutes papunta doon sa aming barangay. Pauwi. So, salamat mga kasikap. Dito ko muna puputuloy na itong vlog na to. Salamat po sa iyong panonood. At hindi ko alam kung anong plano dito sa bata. Kung ibuboro na nila o diretso living. Alamin ko na lang mga sikap sa mga susunod na vlog. Thank you po. God bless sa ating lahat. See you next vlog. Bye bye.